Magandang umaga mga sports fans, mga kabilyard. For today's reaction video, pag-uusapan natin yung laban ni Efren Reyes versus dito kay Francisco Bustamante, itong kanyang kumpare, dito sa special event ng AccuStat noong 2007 dito sa Derby City Classic, no? Ito yung rotation game ng dalawa. So makikita natin dito, ito yung ordinary playset ng mga Filipino billiard players, no? Itong rotation game na ito. So makikita ninyo dito guys, nanalo sa lag si Reyes at siya yung unang nagbreak. Ang rotation match ay ito yung laro kung paano ninyo ipasok yung from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 15 balls. Makakakuha ka ng score na 61 points and you won the game. So dito makikita natin, titirahin ni Bustamante yung 1. Meron na siyang 1 point. At magko-combination siya dito sa 2 to 11 ball. So magkakaroon na siya kaagad ng 12 points. Kailangan mo lang makakuha ng 61 points para manalo sa laro na ito. Ito ang traditional billiard playset sa Philippines, no? At makaramihan ng mga Pilipino alam nitong laro na to. It is a straight ball or rotational game. Ang dapat mo lang gawin, ipasok ang bola from 1 to 15 at maka-score ka ng 61 points. It doesn't matter kung aling bola ang matsatsambahan mo, basta na ipasok mo yon sa pamagitan ng karom shot or karambola, no, or combination shot, pwede kang makakuha ng score. So dito medyo nagmintis si Bustamante, kaya yung kanyang 5 ball hindi pumasok sa corner pocket. So back to table si Reyes, score ni Bustamante dyan ay 21 points lang. Okay, so score naman dito ni Reyes, na pasok niya yung 5 ball means 5 points. So 21-5 ang score natin. Six ball, another point. So meron ng 11 points dito si Efren Reyes. Plus 7 ball, so meron na siyang 18. Ganyan guys yung rotational playset sa match na ito. So this is a race to 8 match. At alternate ang kanilang breaking system. Makikita nyo di itong si Reyes ay magaling talaga sa kaliwat kanan tumira, no? Napaka-accurate ng kanyang kaliwa din. Although si Reyes ay kanan talaga, pero sinanay niya yung kanyang kaliwang kamay para sa ganitong mga match at saka mga ganitong mga tira. Muntik nang sumablay doon si Reyes at kinain pa rin ng corner pocket. So dito na tayo sa ngayon 12 ball. So 45 points na si Reyes, 56 points para dito sa bola na yan. At ayun, nakuha ni Reyes ang unang score. So score natin is 1-0 in favor of Reyes. So si Django Bustamante ang mag sa set ng bola at si Efren Reyes naman ang magbe-break. So kung sino yung nanalo sa match na yon, so sa game na yon, siya pa rin ang magbe-break. Hindi tulad sa 9 ball, no, may rotational or depende sa agreement ng organizer. Walang pumasok doon sa break ni Reyes sa 15 ball na yan.
So open ang table para dito kay Bustamante. Sinisilip niya yung possible combination, no? So maka-score siya ng 7 points doon sa combination na yon, or pwede rin siyang mag safety shot dito. So ginarambolan niya doon sa 3 pero hindi pumasok. At the same time, naka-play safe pa rin dito si Bustamante. So double yung kanyang tira doon, no? Play safe at the same time pinapapasok niya sa karambola. Okay, tingnan natin kung may pasok nito ni Reyes. Ang lupit naman ng tira na yun, no? Naisuot pa ni Reyes yun. Kaya lang, naging open itong table kay Bustamante. Si Bustamante at saka itong si Efren Reyes ay magkumpare po ito sa tunay na buhay, no? At nagkakilala ito sa isang event sa Pilipinas, championship match yun. At doon nyo nakilala si Bustamante na taga Tarlac City yan, si Bustamante. Si Efren Reyes naman, dito lang siya sa Pampanga. So halos magkatabing bayan lang itong si Efren Reyes at saka si Bustamante. Naging kumpare niya yan, si Bustamante. At saka inaanak niya yung kanyang anak ni Efren Reyes. Ang galing talaga ng combination na yun. So makikita nyo dito guys, no, kung paano ang tira ng mga veteran dito sa rotation shot na ito. So next ball is ball number 3 para sa corner pocket. Score niya is 11 points. Nice shot and nice preparation para dito sa ball number 4, no? Kung titingnan nyo guys, ito ay isa sa pinakamahirap na match, no, yung game set na to is rotation. Kaya nung sina Efren Reyes at Bustamante naglaro ng 9 balls, napaka-easy na lang sa kanila. Kasi mas kokonti na yung 9 ball at napakadaling i-break kesa dito sa rotation of 15 balls siya. So ang score natin dito kay Bustamante is 23 points na siya. At ang score naman natin sa match is 1-0 in favor of Reyes. Galing naman ng preparation na yun ni Bustamante. Magaling din talaga si Bustamante sa ball control, no? So gumamit ng extension si Bustamante dahil medyo mahaba na talaga at hindi siya masyadong marunong sa left hand, no? So dyan ang weakness ni Bustamante. Si Reyes kasi kaliwat kanan, si Bustamante medyo hirap siya sa kaliwang kamay niya sa pagtira. Medyo alanganin dito si Bustamante sa ball number 9, no? Hindi niya na break at pwede siyang mag-play safe or ibang shot niya doon sa left corner pocket sa itaas. Okay, nag-presumption na papasok pero at the same time andiyan pa rin yung kanyang skills na play safe, no? Habang hindi niya man maipasok, alam niya naman na talagang pwedeng tirahin ito ni Reyes, kaya tansyado niya yung kanyang play safe. So walang possible shot dito si Efren Reyes kung di i-kick niya ito. Ang score natin doon sa huling shot ni Bustamante, no, 37 points na siya. Play safe si Reyes, tingnan natin kung kakayanin. Okay, medyo merong possible pocket dito sa corner sa ibaba. At nasa gawing itaas naman yung
10 ball, no? So meron itong chance na ma-run out ni Bustamante. Medyo sumablay doon si Bustamante at medyo manipis. Ngayon may tira na ulit si Efren Reyes, no? So tansyado talaga ni Reyes kung ano yung weakness nitong si Bustamante. Sa mga close shot, medyo alanganin talaga si Bustamante. Eto, balik sa table si Reyes at meron siyang chance na ma-run out itong mesa na ito. Tinatry i-break ni Reyes itong 12 and 14 ball pero hindi niya na-break, no? So kailangan niya kasing i-break yan dahil walang possible pocket itong 12 ball na ito dahil naka-cluster dito sa 14 ball. Shout out nga pala doon sa maraming nagbabas sa atin, no? Yung mga nagbabas sa atin, akala kasi nila ganun lang kadali ang mag-reaction video. Hindi kasi pwedeng mag-reaction o mag-upload na lang ng basta-basta kung wala kayong reaction video, no? So hindi yan papayagan sa YouTube kapag walang reaction video. At hindi po ganun kadali ang mag-reaction dito sa mga shots na ito. Kaya pagpasensyahan nyo na guys, no? Ayun, ay break niya pero hindi pumasok yung 11 ball. Back to table itong si Francisco Bustamante. Ang score ni Reyes doon sa tira niya na yon ay 19 points. Napaka-solid talaga nung shot na yon. Ayun, parang kayang-kaya na i-run out dito ni Bustamante itong rack na ito. Ang ganda ng hago doon sa tira na yon. Yon, panalo doon si Bustamante. Lampas ng 61 points. Kaya mag-set dito ay si Reyes. Ang magbe-break pa rin si Bustamante. Ang score natin guys ay 1 all. Race to 8 po ito, no? So, si Bustamante ang magbe-break sa rack number 3. Wala pa rin pumasok doon sa napakalakas na break na yun ni Bustamante, no? Isa sa pinakamagagaling mag-break sa billiard itong si Bustamante. Napakalakas mag-break talaga niyan. Si Reyes, soft break lang ito pero effective yung kanyang mga break. Ang importante may pumapasok sa mga breaks. So dito sa sitwasyon na ito ay medyo alanganin yung tira dito ni Reyes sa one ball. Pwede niyang ibang shot pero imposible. Kaya nag-play shape na lang si Reyes dito. Ayan, medyo alanganin itong tira na ito para kay Bustamante. Itong dalawang magkumpare na ito ay pareho nang may mga kanya-kanyang world title, no? At saka nung double player, nag-champion ng world champion itong si Bustamante at saka si Reyes. Okay, tinry ni Bustamante na pinahin sa corner pero hindi niya ito nagawa. Masyadong manipis. Kaya ito may tira dito si Reyes, pwede siya mag-combination dito. Tingnan natin kung kakayanin ni Reyes. Eksakto ba? Napakagaling talaga ng ball control nitong si Reyes. Pwede siyang mag-combination from 2 to 8. Nice shot. Score niya dito guys ay 9 points already. Nice shot doon sa ball number 2. May 11 points na si Reyes. Next
target is ball number 3. Ang swabe naman ng pagkakatira na yun talaga. Oo. Ang lupit ng tira na yun. Parang eksakto parati yung tira ni Efren Reyes sa kanyang preparation na ito. So, ball number 4 tayo, guys. Okay, nag-draw siya doon. Stop shot. At nandito sa bandang ibaba yung ball number 6. So, tingnan natin kung kaya niyang ipaikot itong bola na ito at may prepare niya. Okay, so nag-draw na lang siya. Backspin. Kitang-kita naman. At ngayon may possible preparation doon sa next target niya, 7 ball. Ang points niya dito, guys, ay 23 points na siya. Nice shot ulit, no? Ang lupit nung ball control niya. Preparation talaga sa 7. Next target niyan ay 9 ball na. At pwede niyang i-combination dito or kumuha siya ng break. Mukhang straight yung bola, no? Kaya mahirapan mag-break dito si Reyes. Tingnan natin, discardin niya. Okay, so dito niya na sni-spot. So papapasokin niya sa right corner pocket, no? Dito sa ibaba. Pipinahin niya siguro ito. Sinipat ulit ni Reyes, doon niya ay papasok sa right corner pocket. Or pwede siyang mag-play safe dito. Yun nga, mag-play safe dito. Pipinahin. Oy, nag-combination si Reyes, ang lupit. Yan si Efren Reyes. Ganyan siya kalupit sa kanya mga tira. Okay. Last ball para sa 10 ball. Sa side pocket. Medyo rigid ng konti pero perfect dapat ang shot dito. Kung hindi, magmimintis ito. Oy! Kinarumpa niya combination. Ang lupit talaga ni Reyes dito. Pambihira. Oh. Kala ko ipapasok niya sa side yung 10 ball eh. Nagkarump shot pa siya doon sa isang ball. Ang lupit talaga ni Reyes. Hindi mo alam kung ano iniisip niyang tira. Ganun pala yung gusto niya mangyari. Kaya palakpakan yung mga tao. Pangiti-ngiti lang si Reyes. Oh. Hindi talaga natin minsan alam kung ano yung tira ni Reyes. Oo. Oh. Kaya tinawag siyang the magician, no? Meron siya mga tira na hindi natin maisip. Break ni Reyes, guys. Score natin 2-1 in favor of Efren Reyes. May pumasok sa side pocket. Ayun, dalawang bola. Dalawang bola ang pumasok sa side. So, open ba yung one ball? Mukhang hindi maganda ang position ng one ball. Okay, so ang ginawa ni Efren Reyes ay nag-declare siya ng spot. So ang gagawin doon, ilalagay yung object ball na yon sa spot table, sa spot location na to. At ang bola nando doon sa bandang gawing itaas, no? Sa ibaba ng pangalawang dot sa gilid. Yan, nag-declare siya ng spot pero hindi pa naipasok ni Bustamante. Yan guys, ang isa sa rules, kapag walang possible shot, pwede mo siyang i-kick shot or pwede ka mag-declare ng spot. Ibig sabihin, ilalagay yung bola na object ball dito sa itim na ito sa gitna at titirahin naman nung opposite player, no?
ang galing nung grabe, grabe yung pectus na yung guys, no? Sino ba naman makakakita ng mga ganyang klaseng pectus? Dito na tayo sa ball number 3. Ano ang diskarte ni Reyes? Pwede niya itong pwede siyang mag-play safe or mag-combination or karom shot. Ano ang diskarte ni Reyes? Ang score niya dito is 15-0. Ayun nga, nag-play safe si Reyes dito at pwedeng mag-declare ng spot si Bustamante or i-kick shot niya ito. So, nasa option niya yan. Tingnan natin kung anong diskarte dito ni Bustamante. So, nag-decide siyang i-kick shot to rail. 3 rail kick shot, ang lupit. Mantakin mo yun, no? Nagawa pa niyang itago. Ang lupit talaga nung magkumpare na ito. May possible shot. Iba bang shot ni Reyes? Uy, pinina niya. Ang lupit naman, oh, pambihirang hapon. Ano ba yan? Ang galing talaga nitong si Efren Reyes. Malinaw pa yung mata niya dito sa kasagsagan ng edad niya. Score niya dyan ay 18 points. Binang shot niya yung 5. Ang lupit ng pagkakabang shot. Medyo alanganin dito sa preparation pero manageable na ito para sa ball number 5. Okay, sinisipat niya yung possible position ng cue ball. Ang lupit talaga naman, no? You know, tingnan niyo yung sa kanyang preparation, guys, yung ball control niya. Sukat na sukat yung ikot ng bola at saka yung banda, no? Ganyang kalupit si Bata Reyes. Magkumpare, magbest friend. Uy naman, anong klaseng tira yun? Saan nang galing yung tira na yun? Ang lupit ng kanyang pectus doon, no? Nakakabilib yung kanyang pectus pero medyo alanganin yung tira niya dito sa 7 ball. Mahina, kinain ng tapete yung speed ng bola. Pwede niyang ibang shot doon sa right corner pocket or pwede siyang mag-play safe. Okay, nag-bank shot. Hindi ito pumasok. So, tansya niya, ipapalagay niya sana dito sa likod ng 11 ball pero hindi niya nagawa. Bustamante, back to table. Oh. Humaharangkada yung 7 ni Bustamante. Ang lupit. Ang linaw ng mga mata nito. Ang lupit nung draw shot na yun, no? Kita mo, parang iba yung tinatako niya pero pag hinampas niya yung bola, eh, ang ganda nung batak talaga itong mga to sa bilyar. Yun, no? 10 ball para sa 11 ball, yung score niya dyan, guys, 34-36 na sila. So balikatan na dito, last 3 balls. So last 3 itong si Bustamante, bank shot or side corner pocket. Corner pocket, sumablay, manipis. Naku po, handa awit para kay Reyes. Run out sigurado dito kasi 3 bola na lang kailangan ni Reyes dito. Sa ang ganda pa ng position, oh.
panalo na. Inaayos na ni Reyes ang ni Bustamante. Kitang kita na. Score natin dyan guys, oh. Panalo si Reyes. 3-1 ang score natin. Si Reyes ang magbe-break. Mukhang inalat si Reyes sa break na ito. Nasa itaas yung one ball. May possible tira pero walang possible shot. Play safe dito si Bustamante. Back to table si Reyes. Walang tira. Sumobra. Pwede niya sanang ilagay doon sa likod ng 10 ball pero kumulang siya sa likod ng 5 ball, sumobra naman. Panibagong play safe ni Bustamante. Spot na ito sigurado. Walang possible shot, nakadikit yung bola, Efren. Spot na yan. Pero makulit talaga si Reyes. Makikita nyo dito, tinitingnan-tingnan niya pa kung saan yung possible shot niya. Double bank, double kick. 1-2 foul shot. Pwedeng mag-spot dito si Bustamante. Okay. Nag-spot si Bustamante. Dahil na-foul doon si Reyes. Okay. So, ito yung pinaka famous at saka familiar na game dito sa Pilipinas. Ang rotation set na yan, no? Uy, dalawang bola pa yung naipasok doon ni Bustamante. Ang lupit talaga. Dito naman magaling si Bustamante, no? Sa back shot na ito, kasi nga hindi marunong yung kaliwang kamay ni Bustamante. Kaya gumagamit siya ng ganung klaseng tira. So, ibig sabihin, right-handed lang talaga itong si Bustamante. Hindi tulad ni Reyes, left and right. Ang lupit naman nung kanyang safety shot. Ganyang kalupit si Reyes. May possible kita. Kick shot. Yun, naka one ball dito sa 6. Score doon ni Bustamante ay 5 points, no? Ang match score natin ay 3-1 in favor of Efren Reyes. So, combination dito itong 2-6 ball sa corner pocket. Ang galing naman ng pagkaka-preparation na yung pagkakatira. Oh, grabe. Sinukat niya talaga yung guys. Oh. Tapos ito na yung ball number 2. Para sa ball number 3. Ang ganda ng hagod ng bola na yun. Nice shot. 11-5 yung points. May score pa dito si Reyes.
16-5 ang points natin. Kinaliwa na naman ni Reyes, oh. Mayroon pang draw shot. Ang lupit talaga. Parang kanang kamay niya lang. Next object ball natin is 9 ball after this 8 ball. Ang score points dyan ni Reyes ay 23 points na siya. Ang ganda naman ng preparation. Pwede niya na naman i-draw ito para umatras. Backspin para sa 10 ball sa itaas. Nice shot. 40 na. Last 2 ball na lang si Reyes dito. Eksaktong 61. Last 2 ball. Ayun na. Last ball para sa 11 ball. Score natin dyan guys. Points. 50 na si Reyes. So ang last shot natin is 11 ball. So eksaktong 61 yan. Ayan, panalo na. Pinasobrahan pa ni Reyes. So, although panalo na siya doon, pero pinasobrahan niya pa ng konti. Match score natin guys, no? 4-1 ang score natin. 4-1 in favor of Reyes. Rotation exhibition shot ito nung dalawang magkumpare. Presented by AccuStats. May pumasok doon sa side pocket, oh. Naka-score siya kaagad doon. May puntos kaagad yon. Kaya lang itong one ball parang okay, available ang one ball. Yung two ball na sa gitna. Nice shot. Ang lupit talaga ng ball control ni Reyes. Oh. Kaya nung panahon nung 1980s guys, no, si Reyes, hindi na yan sinasali sa mga tournament sa Pilipinas, na ban siya dahil sa sobrang galing. Wala na siyang makalaban sa Pilipinas, kaya umalis siya ng bansa, pumunta siya dyan sa US. Dyan siya nang harang talaga nung 1980s. Nung sinama na niya si Bustamante na magkasangga sa ibang bansa. Nung nagpunta sila ng Europe, yun na. Nang harang talaga sila na magagaling doon. Diyan sila kumita sa pangharang na yan. So, walang possible shot. Ang ginawa ni Reyes ay nag-spot siya. Parating na sa back ang ano, no, yung position kapag nakaharang. Yan, pwedeng mag-carom shot dito si Bustamante. Humanda yung 4 ball. At may possible na shot dito si Reyes. Itong rotation match na ganito, hindi ito popular sa US at saka sa Europe, no? Mapapansin ninyo rotation na yan dito lang sa Asia karamihan, at hindi yan ginagamit sa mga international championship.
ang karaniwan na ginagamit sa international championship, yun nga yung 1 packet, 9 ball, 8 ball. Yan yung mga ginagamit dito at saka yung ito nga yung karom. Pero dito sa Pilipinas, rotation ang pinakasikat, no. That means straight ball lang 'yan at saka 61 points lang ang kailangan mo para manalo sa match na 'to. Okay, ang score ni Reyes diyan, no, yung points niya is 23-0. 23 points na si Reyes, no. At siya pa rin yung tumitira dito sa ball number 6. Ang match score natin ay 4-1 in favor of Reyes. Ang ganda ng ikot ng bola. Prepared talaga sa 7. Score natin sa puntos, 45 points na si Reyes. Ayun, naipasok niya pa yung isa at last ball na siya dito, 55 na. Last ball para sa 11 ball. Nice shot. So, yung score natin guys sa match na ito ay 5-1 in favor of Reyes. Race to 8 lang ito. Kaya isang dalawa halos tatlong rack na lang panalo na si Reyes. Makahabol pa kaya dito si Bustamante. Ganyan kalulupit itong mga to, no? Kapag nag-rotation dito sa Pilipinas, uubusin talaga yung bola. Wala ka, pag upo mo, yun na yun. Kaya dapat dito, ang panalo mo sa kanya, huwag kang magmintis. Wala pa rin pumasok sa break ni Reyes, no? Hirap talagang i-break ang 15 ball. Okay, no possible shot. Magpa-play safe. Combination o karom shot. Ayun, napasok niya yung isa na yun. Ang ganda pa ng preparation niya. O, co-combination na naman ulit. Naipasok niya yung 7 ball na yun. So, score points niya dito is 7 points. Plus itong 6 na ito, magiging 30 na yan. No? Combination shot. Pinatakbo niya yung 1 ball. Score is 13 points. May pwedeng combination na naman dito sa 11 ball. Or pwede siyang mag play safe muna. Uy, pinalakas pa niya. Eksakto naman doon sa play safe. Ang lupit to. Double intention nitong si Bustamante. Pwedeng i-combine plus doon nga. Naitago niya pa rin yung cue ball sa cluster ball. Kaya no choice dito si Reyes kung hindi siya mag spot. Pero tatry pa rin niya magbank kick or kick shot. Ayun, na foul na naman ulit si Reyes. Pwedeng i-take yung shot na ito or pwede rin siya mag-spot. Ano ang discarded dito ni Bustamante? So, i-take ni Bustamante itong tira na to. Nice shot. Diretsong diretso. Combine, prepare na dito sa ball number 2. Konting draw shot para sa ball number 3.
ang lupit talaga ng mga mata nito. May mga eagle eye sila, nakikita talaga ang lupit ng tira. Diretsong diretso, oh. Score a points dito ni Bustamante is 23 points na. Aiming siya dito sa ball number 5. Draw shot, ang galing. Para doon sa ball number 6, 7, 8. Sa ball number 8, score niya dito 28 points. Okay, so nag-draw shot siya para sa ball number 9 sa side pocket niya. Ang galing ng tira na yun, no? So pag pumasok yung 10 ball dito, 55 na siya at last ball siya doon sa combination. Sinipat nga ni Bustamante yung possible shot na yun. Papapasokin niya itong 10 ball and prepare niya dito sa combination na 11 to 15 ball. Uy! Anong ginawa niya doon? Gusto niyang tapusin na kaagad eh. Ano bang ginawa niya? Tinry niyang ikarom yung ano, combination, nagmintes. Ayun. Uubusin na talaga ni Reyes ito. Binigyan niya pa ng chance. Okay na sana doon sa 10 plus combination eh. Yan, may possible pa si Reyes ang manalo dito talaga. Combination niya. Ito dapat yung tira kanina ni Bustamante. Ano bang inisip niya doon? Pinasukan siya ng kuliglig. Oo. Ito na. Nakakahabol na si Reyes. 38 na yung points niya. Ang ganda pa ng position ng bola. Ubos talaga. Yan guys, no, kapag nagkamali talaga isa sa kanila, yung kinaliwa na naman ni Reyes. Minsan lang talaga sila magkamali. Ayan, ang mangyayari sa iyo. 45 na si ano doon. Ito 61 plus ito pang Borocha. Ayun na. Over na doon si Reyes. Kaya umalis na yung mga nanonood do, nawalan ng gana kay Bustamante. Joke-joke na ito, sabi nung ano, yung mga nanonood, alam na nila ito. Alam na this, sabi nga kung sino man nanalo. Umalis na yung mga nanonood. Na-disappoint sila dito sa tira ni Bustamante. Break dito ni Reyes. Score natin, 6-1. Alam na this, sabi ng mga nanonood. Kung ano-ano kasing ginagawa ni Bustamante eh. Nagma-magic preparation pa siya eh. Simple shot na nga lang dapat, panalo na. Ayan na. Score na ulit si Reyes. Points niya dito guys, no? 9 points na dahil doon sa break niya sa 8 pumasok. At ang score naman natin sa match na ito ay 6-1 in favor of Reyes. So this is a race to 8 lang, no? Rotational shot. Kung sinong una maka 61, panalo. Ball number 2 dito si Reyes. Ang lupit naman nung kanyang karom na yun, no? Para makapasok yung 7. Na, ito na. Ball number 2. Konting hina lang tira. Nandiyan na yung 3. Backspin pa niyo para mas madali. Tanaw na lang si Bustamante sa ginawa niyang kalokohan, no?
Sa bagay, ito ay isang invitational exhibition lang kasi kaya maliit lang ang premyo, kaya nilalaro lang ni Bustamante. Itong si Reyes, talagang siniseryoso ni Reyes, oh. Tinatapos niya talaga yung malulupit na tira. Very smooth. Draw na naman ito, oh. Backspin ng konti. Oh, yun, oh. Prepare na naman sa 9. Score natin, points natin dyan. Kinaliwa na naman ni Reyes, oh. Kaliwat kanan, 45 points na siya. Plus this, 55. Ayun pa yung 11 ball. Ubus na naman. Score natin dito, guys. 7-1. Tambak-tambak si Reyes, ay si Bustamante. Kaya makikita ninyo dito, guys, no? Nawala ng gana itong mga nanonood dahil sa ganong klaseng tira ni Bustamante. 7-1 ang match score natin. This is a rotational exhibition match ni Efren Reyes at saka si Bustamante. Last rack na lang ni Reyes. May pumasok sa dalawang side. Ito pa. Okay. Na-scratch yata yung bola. Oh, tama, na-scratch nga yung bola. Kaya si Bustamante na yun pupunta. Yung one ball ay nasa ibaba. Kaya automatic yun, guys, no? I-spot yung bola. Daming pumasok na yun, oh. Binalik lahat. Okay. So, takip na takip itong one ball dito sa gitna ng cluster. Grabe, another spot na naman ito. Nailusot pa ni Reyes doon ang lupit talaga. Napaka rigid na ng tira. Ayun, spot niya. Ni Bustamante, walang possible shot. So, nasa pagitan pa rin. Nasa gitna ng cluster, no? So, pwede lang gawin ni Reyes dito ay mag-kick shot siya. Kick shot si Reyes sa spot shot. Good shot yan, guys, no? Tumama sa one ball. Kaya lang dikit ang cue ball dito sa one ball. So, mahirap talagang ikuhanan ng preparation ito. Okay, combination doon sa 8 ball ang ginawa niya. Sa 8-11 pala ang ginawa, ang lupit. Combination, double combination. Kaya lang walang possible shot pa rin, nakatago, pwedeng i-kick shot. Uy, nice shot pa rin yun, no? Okay, so dito meron ng possible shot si Reyes doon sa corner pocket. Ang score ni Bustamante doon ay 11 points. Ang score natin sa match na ito ay 7-1 in favor of Reyes. Race to 8 lang ito, guys, no? Last rack na ito ni Reyes. Sumablay si Reyes doon, no?
May possible shot ba dito kay Bustamante? Nice shot. Nice preparation din ba? Medyo kumulang. Kick shot si Bustamante. Pauna banda. Ang lupit naman ng tira na yan. Grabe. Tapos preparation pa niya dito. Oh. Napaka-simple-simple lang sa kanila yun. Ito na. Nakuha niya na 'yung momentum, sigurado may chance na makabawi dito ng puntos si Bustamante. Ang lupit naman ng pina na 'yon, no. Ang sarap tingnan, very satisfying 'yung tira. Very satisfying talaga yung mga shoot ni Bustamante. Oh. Okay, possible combination. Tingnan natin. Karom ang ginawa niya. Pinakarga doon sa 15 ball. Now, dito na tayo sa ball number 7. Medyo dikit ng konti, pero kaya na ito. Nice shot. Ball number 8. Napakadali na nito. Oh. So, run out na si Bustamante dito para makahabol siya. 7-1 kasi ang score natin sa match. Ito na. Naipasok niya na yon. Plus 9 ball. Sobra na sa 61 yan. Kulang pa. 2 ball pa siya. 2 balls. Dalawang bola pa si Bustamante. Op, sumakto. Kulang. Kumulang ng konti. Konting-konti na lang talaga. So, pwedeng mag-play safe na dito si Bustamante. Play safe si Bustamante, no? Makikita nyo guys, no? Yung paano sinusukat ni Reyes yung kanyang possible shot. O, ang gulo, ang lupit, yun lang. Atras na si Reyes doon. Score na kaagad yun. Handa na yun, no? Score natin, guys, sa match na ito is 7-2. Nakabawi ng isang puntos doon si Bustamante. Napakalakas talaga ng break ni Bustamante. Oh. Kahit ganun kalakas eh, parang wala pa rin pumasok na bola. Inaalat talaga dito si Bustamante sa exhibition match nito. Ito open table para kay Reyes. Oh. Nag-break ba? Nag-play safe? Na-scratch? Yun lang. Tinatago ni Reyes sana eh, kaya lang na-scratch. So, spot ball ito dahil yung one ball nandoon sa ibaba.
parang nagja-jamming lang dito yung magkumpare, no? Yun, no? Plus combination dito sa 13 o 12 ball. Hindi talaga marunong sa left-handed si Ray Bustamante, kaya hirap siya dyan. Nice combination. Score niya dito ay 13 points. Match score natin is 7-2 in favor of Reyes. This is a race to 8, no? Last rack na ni Reyes ito kung manalo siya. Okay, possible next shot is 4 ball. Hanap siya ng position na maganda. Alanganin sa tira, pero ang ganda na ng position. Kung kapag ordinaryo lang yan, titirahin na kaagad yan, no? Pero sina Bustamante, pinag-iisipan muna yung possible preparation. Ang lupit naman, no? Pinaikot niya talaga doon para makuha niya yung best preparation niya dito. Ang problema kasi dito niya is itong ball number 5 nakadikit sa rail. So hirap siya dito makuha ng preparation. Pwedeng i-break. Okay, so intention niya dito, magkakaroom siya dito para maipasok niya itong 13 ball, kumuha ng extension. Hindi talaga marunong si Bustamante sa kaliwa, kaya kuha siya ng extension. Okay, nag-play safe siya. Mukhang kita naman yung play safe siya. Play safe niya, no? Or nakatago, nakaharang sa ball number 6. Tingnan natin kung merong kita. Ayun, nag-massage shot. Kakayanin ba? Uy, ang lupit naman nun. Hindi lang pumasok. Ang ganda ng pagkakamasa, hindi lang pumasok. Now, pwedeng ipasok sa side? Hindi. Combination doon sa 7 ball sa corner pocket sa itaas. O combination siya. Tinangay niya. Hindi pumasok. Ayun na. Nagkaroon na naman chance dito si Reyes na makarun out, no? Open table. Ang problema pag pumasok yung 5, yung 6 na sa ibaba, walang preparation. Kaya kailangan niya ditong gumawa ng paraan or irritate niya itong bola para makuha ng preparation sa 6 ball. Ang ganda naman ng kanyang pagkakatira na yun, no? Iba yung pektos niya sa bola. Karom shot pa yung ginawa niya doon sa tira na yun, no? Tapos nakuha niya pa yung preparation sa 6. Ang galing talaga nung tira niya sa 5 na yun. Okay, next ball niyan ay 7 ball. Tingnan natin kung kakayanin niyang i-prepare. Nice shot. Pero sumobra yung kanyang tira, no? Sa 7 ball. Points natin dyan, guys. 22 kay Bustamante, 11 naman kay Reyes. Ang match score natin ay 7-2 in favor of Reyes. Uy, bang shot. Hindi pumasok. Handa. Yun. Back to table si Bustamante. May pagkakataong maubos itong rack na ito, no? Itong bola na ito sa mesa. Okay, alam na this. Easy na ito. Open table siya, no?
Medyo maluwag naman yung cluster doon sa bandang itaas. Ganda ng tira na yun, no? Haba nung ano niya. Ganda ng preparation dito ni Bustamante. Ayun na, panalo na siya dito. Score natin, guys. 7-3 in favor of Reyes sa match na ito. Si Bustamante ulit ang sasargo. 7-3 ang score, guys, no? 7-3. This is Efren Reyes and versus Francisco Bustamante, the 2007 Derby City Classic rotation match, exhibition match dito kay dalawang veteran player, no? Ang lakas ng break pero walang pumasok. Back to table dito si Reyes. Nice shot. Yun, pumasok yung combination niya sa 7. Nice shot. Oh, medyo sobra yata ng konti. Sumobra. Sumobra yung tira doon ni Reyes. Kamot ng ulo si Reyes. Okay, kikik shot niya dito. Papadaanin niya para sa combination niya sa Jess. Mukhang alanganin. Tingnan natin. Nice shot pa rin. Ang lupit. Mantakin nyo yun. Nakombine pa yung 10, no? Napakahusay talaga sa ball control. Kick shot, no? Itong si Efren Reyes. Kaya kinakatakutan siya sa mga ganyan klaseng tira, eh. Hindi kayo makapag play safe kay Reyes. Talagang i-return niya yan ng play safe din. Or baka may pasok niya pa yung bola. Combination. Oop, hindi pumasok yung combination niya. Ayun, nag-open dito kay Bustamante. Dito sa rack number 11, guys, no? Rack number 11, ang score natin ay 7-3 in favor of Reyes. Race to 8 lang ito, guys, no? Race to 8 match. Ito na. Tingnan natin kung maipasok ito ni Bustamante. Okay, Karom. Pinabigay niya dito sa 14. Pero tumago yata dito sa ano. Ay, kita naman siya sa 4 ball. Nice shot. Oop, muntik na. Okay, object ball is 5 ball. Tingnan natin kung saan niya ito. Doon niya pa pinasok talaga, oh. Plus, prepare niya dito sa ball number 6. Ang galing.
ang galing ng preparation dito ni Bustamante. Muntik na. Kaya lang sumobra. Ball number 7. Ang points ni Bustamante dito ay 18 points. Kay Reyes naman ay 22 points. Ang score natin sa match is 7-3 in favor of Reyes. Yun, ang lakas ng tira pero hindi umubra, na hinto dito. Ito na. Problematic na dito si Bustamante. Walang possible pocket dito sa 8 ball. Kaya magpe-play safe ito. Pwedeng i-bank shot. Play safe. Okay, naitago ba niya o may possible shot? Naitago ni Bustamante. Pero tingnan natin yung discarte dito ni Reyes. Uy, papasok pa ba? Hindi na. Back to table si Bustamante dito, guys, no? Tingnan natin kung maipasok yung 8. Pag naipasok yung 8, run out na ito. Pag hindi, talo na siya. Yun lang sinasabi ko. Kumanto talaga. Ito na. Run out na dito si Reyes. Sigurado na yan. Score natin sa puntos, 22 si Reyes, 25 si Bustamante. Ito na, run out na ito. One miss ka na lang talaga doon, Bustamante. Ubus ang bola dyan. Ito na, last two ball para kay Reyes. 41 points na dito si Reyes. So, dalawang bola na lang ang hinahabol niya. Magko-combination pa siya sa 14 ball. Ito na, tapos na ito. Congratulations kay Efren. Thank you for watching, guys. And subscribe for more video to come. This is your host, Efren Reyes, the Magician. Tinapos talaga ni Reyes lahat ng bola para maganda ang pagkakatalo. Thank you, guys. See you on my next video.